Magandang araw ng Martes po mga bayang karerista. Magbibigay na po tayo ng tip, giya at impormasyon para sa araw na to, March 26, 2024. Tara! So mga bayang karerista, baka magulat po kayo, may naririnig po kayong mga pabasa. Alam naman natin, simula na po ng pabasa itong Holy Week po na to, medyo meron po malapit po sa amin. So, 2 houses lang po. Meron pong pabasa. So, ito po yung karera natin. Ang ganda po ng lineup, mga bayang karerista. Wow. Yun lang po masabi ko, wow na wow. 9 races po. Siya nga pala, mga bayang karerista, yun nangyari pong insidente sa kabayo natin na si Don't Stop Believin', eh talagang nangyayari po yun. Unang lundag paluhod, malalim, pagsunod pa ng lundag, pasubasong, buti lang po, naiangat po ni Albert Serios, natanggal po yung spike sa harap at sa likod, kaliwa, hindi pala kanan. Kaliwa, then nasugatan pa po yung sa harap. Kasi alam naman natin, pag tumakbo ka ba, may pagka-cross. Parang ganun po yun eh. So, inabot po. Kaya yun po ang nangyari, at medyo, ano naman po ako, optimistic na sana, wala pong diferensya yung kabayan na yan. Sa Thursday po, pupunta po ako, papasyalan namin yung quadra, malaman ko po yung kondisyon ng bawat kabayo ko, at least ma-update po ako regarding po doon. Tapos si Doña Chichay naman po, talagang sasabihin ko is umpog, talo na po talaga siya. Eh, isipin nyo, antulin ng 2, ang galing. At nung 6, maganda po yung, naiwan pa po yun ha, nakita nyo, kumaskas, nagmamadali. Doon po ata nasuspindi si Boji, sa montik pong si Apo Asuncion, eh muntik pong mahulog sa balya. So at least, hindi na po tayo nakikarambola at natutuwa naman ako. Yan po, sigurado po si Doña Chichay. Maayos naman po si Doña Chichay, mga bayang karerista. So ito po, magsimula na po tayo magbigay ng tip, giya at impormasyon po para sa araw ng Martes. So dito po sa race number 1, ang start time po is 4:30 ng hapon. Meron pong 13 runners. May couple entry po ha. Yung couple entry na 2 and 2A, para sa akin po, sosoloyin ko na po yan. Queen of the Nile. Naku po, napakagaling po ng barrier niya. Nakapigil po yan, mga bayang karerista. Nilakpasan po siya ni Ridgers. So imagine niyo si Ridgers kung gaano kagaling. And then, tatakbo po ito. Kay Ma'am Luis Dicena po ito, LABD. Napakainam po na kabayo. So dito po sa race number 1, solo ko na po ito. Entry number 2 and 2A. Queen of the Nile and 2A Hans City. So dito na tayo sa race number 2, mga bayang karerista, 10 runners po, 1,400 meter race. First choice po, Derimating Kabayo, entry number 2, yakapin mo ako. Ito pong kabayo na to, nakakasunod po ito eh, napapansin ko malapit, palapit ng palapit po ang takbo nito. So ngayon po, tingin ko mananalo po ito. Ang second choice ko po dito ay matuling kabayo ng entry number 5 na si Safe in the West. Nung nakaraan po kasi natalo po ito, solo ere, pagdating po ng last 250 meters, nag-falter na siya, so medyo malalapit po yung mga kalaban niya. Pero hindi ko po inaalisan po ito ng panalo, mga bayang karerista. Para sa akin po, malaki din po ang panalo nito, si Safe in the West. Ang third choice ko po yung entry number 9 na si Tears of Joy. Ito pong si Tears of Joy, mga bayang karerista. Derimati po ito ha. So sa tingin ko po, JC De La Cruz, napakaswerte nginete. Ngayon po, minus 2 kilograms na lang siya. Kaya po niya ito ipanalo. Malaki din po ang panalo. So dito po sa race number 2, first choice ko po, entry number 2, yakapin mo ako. Second choice po, entry number 5, Safe in the West. Third choice po, entry number 9, Tears of Joy. So kung may krusinada po kayo, dagdag pa tayo dyan. Mahirap po na karera yan. So dito na po tayo sa race number 3, mga bayang karerista. 1,200 meter race, 6 runners po. First choice po, entry number 6, Lucky Strike. Gaya po ng paulit-ulit na sinasabi ko, mababa po ito sa laban. Tingin ko ho, kaya po netong manalo. Ang second choice ko po dito, yung entry number 4 na si Louisville. Ito po, another LABD runner po, kay Ma'am Luis Dicena, tingin ko po, malaki po ang panalo nito. Baka madihado pa po ito rito.
So dito po sa race number 3, first choice po entry number 6, Lucky Strike. Second choice po entry number 4, Louisville. So dito na po tayo sa race number 4, mga bayang karerista, 7 runners po. 1,200 meter race. First choice po entry number 6, Love Radio. Ito po kasing si Love Radio, kung mapapansin nyo, nandoon na po nang nandoon to. Eh ngayon po medyo, sabihin na natin ang kalaban pong nakikita ko, yung Panigundok rin po na numero 4 na si Bukas Grande Island. Tingin ko hahabulin na po agad ni Love Radio to. So para sa akin po, malaki po ang panalo ni Love Radio. Ang second choice ko po dito yung entry number 4 na si Bukas Grande Island. So isa po ito sa magdadala ng marcha, umaaring sumunod po ito sa entry number 3 na si Windstorm. Tingin ko malaki po ang panalo nito. Kayang-kaya pong i-rate to ni Jackie Elos. So minus 3 kilograms po ito. So 50.5 lang po ang dala niya. Tingin ko mapapalaban sila dito. So dito po sa race number 4, first choice po entry number 6, Love Radio. Second choice po entry number 4, Bukas Grande Island. So dito na tayo sa race number 5, 11 runners po, 1,400 meter race. First choice po entry number 6, Maaasahan. Ito pong si Maaasahan, segundo po ito kay Don't Stop Believin'. Napakalakas po ng remate nito. So sa tingin ko po, may mga matutulin dito, magkakaroon ng lutsahan sa unahan. So malaki po yung panalo ni Maaasahan. Ang second choice ko po dito, yung isang deremate din po na napakatulin po pag gumuhit po ito. Yun nga lang po, numero 1, baka mamaya masaran, si Mabuhay. Yun lang po, baka umikot pa po ito. Na sana maganda po ang ilundag nito agad at malaki po ang panalo nito, mga bayang karerista. So dito po sa race number 5, first choice po entry number 6, Maaasahan. Second choice po entry number 1, Mabuhay. So dito na tayo sa race number 6, mga bayang karerista, 7 runners po, 1,200 meters. Ang distansya, first choice po, entry number 1, Ariana. AR Ramos po ang magdadala, minus 4 kilograms. Tingin ko panahon na nung bata na magpanalo po. So sagaan po ng dala niya, and then medyo maganda po ang pinapakita ni Ariana. Tingin ko po mananalo po ito. Ang second choice ko po dito yung entry number 7 na si Heavenly Star. Pagulat po kayo, may pagkadihado po yan, mga bayang karerista. Yan po yung nakikita ko na pwedeng manalo rin, si Heavenly Star. Naglagay po ako ng third choice, yung pong entry number 3 na si Go On Eugene, mga bayang karerista. Ito pong si Go On Eugene, mga bayang karerista, papatungan po ito ni J.R. Gelyada. So sa tingin ko po, mga bayang karerista, malaki po ang panalo nito. 48 lang po ang dala nito. Sakaling mapabayaan po ito sa unahan, baka ho tumapos. Biyado po yan, malamang. So dito po sa race number 6, first choice po entry number 1, Ariana. Second choice po entry number 7, Heavenly Star. Third choice po entry number 3, Go On Eugene. Dito na po tayo sa race number 7, mga bayang karerista, 11 runners po. So first choice ko po yung entry number 2 na si Sundance. Sa tingin ko po, mag-uumento na po ito ngayon. Kasi, tersero, segundo, nandudun in the money. Nakikita ko naman yung kinikilos na kabayan. Magaling po, gumagaling na po, bumabalik na po yung buti niya. So, sa tingin ko po, malaki na po ang panalo nito. Ang second choice ko po dito yung entry number 4 na si Seychelles. Yun nga lang po, rating 11. Pero tingin ko, malaki yung panalo nito talaga. JM Estorque. Tingin ko po, pag ito po eh, nakasunod agad sa kanila, eh, kaya po silang talunin nito. Ang third choice ko po dito, yung entry number 6 na si Laba Walker. So mga bayang karerista, si Laba Walker po kasi para sa akin, eh, distansya po niya yung 1,400 meter race. Baka sakali ho, magandang dihado po ito. So dito po sa race number 7, first choice po entry number 2, Sundance. Second choice po entry number 4, Seychelles. Third choice po, entry number 6, Laba Walker. So mga bayang karerista, nagtataka po kayo. Bakit wala po ako nung mga tingin kong mayayamado rito? Eh, dagdag po natin kung kurso natin nyo po. Kagaya po yung entry number 1, High Honors, at saka po yung entry number 10, Color Blast. Mga may panalo, kasi ang dami ko kasing matulin, mga bayang karerista. Yun po ang tansya ko ha. So dito na po tayo sa race number 8, 11 runners po, 1,400 meter race.
first choice po, entry number 8, Kalangaman Island. So, yun na rin naman po mga tinalo niya. Tingin ko ho, lamang na lamang, huwag lang magkaka-aberyas minsan sa alisan na iiwan. Tingin ko, makasabay lang po ito, mananalo po itong Hugando. Ang second choice ko po dito, yung couple entry na 4 and 4A. You Never Know and 4A Celebrity. Diremating tabayo po yung entry number 4 na si You Never Know. Sa papatnubayan po ni Kelvin Abobo. At yung 4A na Celebrity, pwede po itong sumunod. Ang patong po si JB Hernandez. Magandang laban po ang ipapakita po niyan. Ang third choice ko po yung entry number 2 na si Aliyana. Napansin ko, may kainaman na po itong kabayan na to. Nandoon na po nang nandoon. Malay po natin, magandang dihado po ito. Manonood lang po ito ng tersero pwesto, biglang isang chop. Eh, malapit na malapit po yan. So, dito po sa race number 8, first choice po, entry number 8, Kalangaman Island. Second choice po, entry number 4 and 4A, You Never Know 4A Celebrity. Third choice po, entry number 2, Aliyana. So, dito na po tayo sa race number 9, mga bayang karerista, 12 runners po. First choice po dito, yung entry number 1 na si Shine. Nagpanalo na po si Pamboy, JB Pamboy Ponce, nung Sunday. So, ang pinanalo po niya si Full Combat Order. Parang tama, yun nga po ata. So, sa tingin ko po, ito pong entry number 1 na si Shine. Hinete lang pong hinihintay. Naibalik po kay Pamboy, dalgali po ito ng bakasyon. So, tingin ko po, malaki po ang panalo nito. Ang second choice ko po dito, yung entry number 8, Carried Away. Para sa akin po, malaki po ang panalo nito, mga bayang karerista. Si Carried Away, nakababa po ito ha, sagad po. Rating 9, mananalo. At ang third choice ko po, yung medyo may katuloy ng kabayo, entry number 11, Payday Lady. Malay po natin, mapabayaan po si Payday Lady, tumapos po ito ng karera. So dito po sa race number 9, first choice po, entry number 1, Shine. Second choice po, entry number 8, Carried Away. Third choice po, entry number 11, Payday Lady. So mga bayang karerista, mag-shoutout lang po tayo sa tropang karerista ng Batang Pildera, mga kabikay ng El Lupa Street. At shoutout po kay Mr. Noriel Yap Chiopilo. Shoutout po kay Mr. Fernando Cortez ng Kanagawa, Japan. Mga kabikay natin dyan, shoutout po sa inyo sa Mehaligi Street, Tondo, Manila. Shoutout din po sa Team Onslaught Racing Dragon. At sa mga kabikay natin dyan sa Cubao, Quezon City, kay Mr. Abner Joseph Antonio, kay Edgardo Reyes, kay Mr. Benjamin Miguel, shoutout po sa inyo. Shoutout po sa Mendoza family ng Nava Tondo. At shoutout po sa Biyaherong Tipster. So mga bayang karerista, hihingi ko lang ulit ng pasasalamat sa inyo, yung kakapanood nyo po sa ating YouTube, sa pag-subscribe po. So maraming salamat po. Yung engagement po natin, gumaganda, tumataas. Huwag po kayong mag-alala. Kung ano man po ang kinikita niyan, pagugulat po kayo, ibabalik din po namin yan sa inyo. So, hindi naman po masama yung naging record po natin kung nagdaang linggo. Dalawang segundo, panalo po si Don't Stop isang beses. Last week po yan, ha? And then, segundo po si Chef Kat. May segundo pa rin po tayo si Bonnie Avenue. And then, si Donya Chichay. At saka si Don't Stop Believin', medyo nagkakaroon po ng konting aberya. So napapansin ko po, kaya nga po itong darating na Webe Santo, bibisita po ako sa Quadra, aalamin ko po yung mga status po ng mga kabayan natin, personal po. Kahit kanina po, nagkita po kami ng trainer ko and medyo hindi po maganda yung mga narinig natin sa nangyari, eh mas mabuti pong makita ko. So, mga bayang karerista, hanggang sa muli po, happy racing po and stay safe po.